Hello mga ka-idol, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, no? Ayan mga tol, dito naman tayo, no? Mag-update muna ako mga tol. So nandito pala yung bata mga tol, no? Si John Lawrence. So yung totoong pangalan niya. So nakikita nyo mga tol, no? Dito sa likuran ko, ayan. Ito po yung nagwala sa kanyang sarili doon sa may public cemetery, no? Kung saan naghanap to siya ng mga pagkain doon, no, para mabuhay. So yung mga pagkain na nilagay sa nicho, kinakain niya mga tol. Kaya ngayon mga tol, so nandito sa likuran ko, no, explain ko muna sa inyo sandali para malaman nyo yung totoo. So ito pala si John Lawrence mga tol. Galing to sa Davao City. So noong dati doon sa Tagum City. So ngayon dumating naman dito sa aming area. So buti nga nakita ko po siya mga tol, no. Ito po yung naligtas natin at natulungan natin. Buti nga naging okay siya mga tol, no. Pero minsan, no, yung mga katanungan natin sa kanya, minsan hindi siya sumasagot. Kaya hindi ko mapipilit yung sarili ko kung hindi talaga sasagutin niya. So kanina mga tol, no, kanina kinausap ko siya, pero sa ngayon nga meron na tayong camera, parang nahiya siya mga tol, no. Ito po yun si John Lawrence. Ayan, no. So pinakain to natin siya. So dito muna mga tol, no, itong bahay na maliit na bahay dito mga tol, no. So dito ko muna siya pinatuloy. So itong bahay na to dito, hindi naman to sa akin, no, hindi naman to sa akin, ano lang to, nagrenta po lang kami dito, no. So buti nga mabuti yung tatay dito at saka yung may-ari ba. So nakaano kami dito sa safety na area. So hanggang ngayon, no, nilagaan pa rin natin si John Lawrence, no, para gumaling siya kagad. At pagkatapos nito mga tol, isauli natin to sa kanyang pamilya, no. At saka ayun, tapos na. So pag maulin natin to sa pamilya, yun lang po yung mga ano natin, no, yung gagawin natin. At todo pa rin tayo kung meron tayong pera, suportahan natin, no, kung saan man to sa Davao City, no. Kaya maghanap pa ako ng paraan mga tol, kung kasi malaki yung Davao City, no, malaki yung Davao City. Maghanap pa ako ng paraan kung paano matuntun, no, kasi malaki yung Davao City, no. Kaya naghanap pa tayo ng paraan. Sige lang mga viewers, no, huwag kayong mag-alala, hanggang kaya ko tumulong sa nangangailangan katulad nito si John Lawrence, kakayanin ko mga tol. So may puso talaga akong matulungin sa mga tao ang kailangan ng tulong. So ito makita ko mga tol, no, kita po sa sitwasyon niya. So kawawa talaga. Kaya sa ngayon, no, sa ngayon inalagaan ko pa rin siya dito kahit ano dito mga tol, oh. Ito ano, mga ano dito yung mga sin, kahit lakas kasi ng ulan dito kaya yung tubig dito. Kaya mga tol, no, ito po yung nirintahan natin, no. Ito po yung nirintahan natin. Ayan, saan tulo dyan sa ibabaw, no? Tulo sa ibabaw. Diyan, Lawrence, kain ka muna dyan. Ha? Kain ka muna. Paunsa. Kanina mga tol, no, nagkausap. Oh, nagkausap po kami. Nagkausap po kami nito. Yung pangalan daw niya is John Lawrence. Kaya sinabihan ko sa kanya na kumusta yung papa mo, ano, sabi niya is buhay pa daw, pero yung mama niya hindi niya alam kung saan na yung mama niya, no. Kaya yung papa is buhay pa daw, pero yun na nga mga tol, nakalimutan daw niya kung saan yung sa Davao City, no, kasi malaki daw. So parang nalito din yung utak. So ayun mga tol, kinikare ko po siya mga tol kung saan ba makaya yung utak niya, no, kung ano yung sabi niya sa atin. So yun lang po yung masabi ko sa inyo, yung totoong pangalan John Lawrence, pero hindi ko alam kung anong totoong apelyido to, no, taga Davao City.
kung maano natin mga tol, no, ma ang tawag nito, mahanap talaga natin. So sauli natin to mga tol. So sa bagong lahat, Jan Lorenz, kain ka muna diyan. Kain ka muna. So dito tayo ng ano mga tol, no, yung tinapa. At least man lang makakain to si Jan Lorenz, no. Hanggang ngayon mga tol, para maging ano din siya, maging malakas, no. Muna yung ano natin. Kain ka muna. Ha? Alagaan natin to mga tol. Habang buhay po tayo, kailangan natin to alagaan, no? Alagaan natin to kasi sa ganitong na mga sitwasyon, kailangan tayong tumulong. Sa mga viewers natin, no, kung meron kayo makakita na ganito, mga palaboy, itulungan nyo. Huwag kayong mahiya, no? Sa una lang yan. Unang beses lang yan na matatakot kayo, pero sa bandang huli, makatao rin yung ano nyo, no, parang makilala nyo tawag nito, yung parang masuod ninyo pa sa Bisaya, pa sa masuod, no, masuod. Habang tumatagal, binibigyan mo ng pagkain yung tao na binigyan mo ng pagkain mga tol, parang ano, parang maturing ka na rin na pamilya kanya, no. Yan. Kain sa? Ha? Kain sa ba? Jan Lorenz. Ganda pala yung pangalan niya mga tol, Jan Lorenz. Oh. Kain sa? Sa? Ako muna yung mag-aalaga sa iyo. Hangga't nandito ako. Yan. Kain ka muna. Nga. Huwag kang mahiya. So ilang beses na po ito na ginagawa ko mga tol, no, para lang makakain siya ba. Hirap naman na hindi natin naalagaan yung tao. Kung nasasaktan sila mga tol, meron silang pinagdaanan. No, meron din tayong pinagdaanan, di ba? No, kaon. Ha? Lingo naman ka. Ano nangyari sa'yo? So ganito talaga to mga tol. Minsan hindi natin maintindihan, pero tao rin, no, kung nasasaktan sila ganito, parang ano na siguro, na baliw na yata to yung utak niya. May mga patik po, ayun, no, may mga patik. Saan pa yung mga patik mo? Ayun, no, may mga patik, oh, ayun, no, oh, may mga patik, oh. So ayun, no, hindi ko alam, baka sa ano, kabila. Baka sa ano, sa baka nalulong yata to sa anong natawag natin, hindi natin alam, no, kung ano yung ginagamit niya noon. Tuloy pa rin tayo, lika, kain ka na. Huwag kang mahiya. Tuturing mo lang ako ng papa. Di ba? Na, kau na. Kau na. Na. Huwag kang mahiya. Pag okay na tayo, ano, punta tayo sa Jollibee. Ano, kakain ka ng Jollibee? Meron tayong budget tol. Idala natin ito sa Jollibee. Kain ka na. Para maging ano talaga, yung touring niya talaga sa akin, parang kapatid, no. Kain ka na, oh. Huwag ka maya. Tinapa mo na yung ulam natin, guys. Atami. Kain ka na, oh. Huwag kang maya, oh. Sige lang. Intindihin ko muna yung sitwasyon niya. Ay, may galap shoutout nga pala, no? May galap shoutout pala sa mga ano, mga viewers natin na patuloy na nagmamahal, no? At sumusuporta. Maraming salamat po sa inyo lahat, guys. Shoutout nga pala kay Ate Susan, Ate Linda,
Ate Ilsa, ayan, may love shout out. No, Limin Angel, may love shout out sa iyo. And sa lahat-lahat, no. Ah, may love shout out sa inyo, guys. Ate Elena Hernandez, may love shout out sa iyo, ate. Kain ka na, kain ka na. O, kamaya. Kain ka muna, o. Oh. Sus, kalami. Mm. Sarap. Ah, ganun yun, ganun tayo mag-alaga. Kailangan kung katulad tayo ng parang caregiver ba? Ganun. Kung mag-alaga tayo na ganito, mga tol, kailangan tayo na meron tayong pasensya. Minsan yung inalagaan natin hindi kumain. So pakainin talaga natin. Natulunan na mo? Ha? Kain ko muna. Nahiya siya. Ano pala ito? 17 years old. Sobrang bata pa talaga. Hanggat kaya ko pa, mga tol, no, tutulungan ko itong bata na ito kasi nangailangan ito ng tulong. So kahit may mga nangangailangan ng tulong doon sa bundok, no. Kain ka muna. Kain ka. Kain ka muna. Ano? Ha? Kain ka muna. Ako. Nahiya talaga. Nahiya tuloy. Nahiya, no? Pero sige lang. Ito lang. Tayin lang natin na. Talaga yung kamay niya, guys, oh. Itong ano niya, guys, pero parang na ano talaga, parang nahirapan siya ba. Kaya ito po yung ginagamit ko noon, no? Kaya ito yung ginagamit ko noon, pero sa ngayon yung mga ginagamit ko nung dati. So paggamit din natin sa kanya, no? Para makatulong tayo. Yan po yung mission natin. Na ka? Hmm? Gwapo to, mga tol. Hmm. Sa mga dalaga dyan. Gwapo to. Para na akong daddy nito, mga tol. Pero sige lang. Tinuturing ko na rin itong kapatid. So, mayroon man tayong makita sa daan. No? Mayroon man akong makita sa daan, mga tol. Kaya hanap ako ng paraan na makatulong, no? Kahit walang-wala tayo, walang-wala tayo, no? So ilang araw na po, mga tol, no? Lagi akong pumupunta dito, pinakain ko to siya, mga tol, no? Kung may mga pera tayo, so pinapakain ko to. Minsan bili tayo ng mga pagkain dito, pagkain sa kanya. So hindi lang tayo nag-video kasi minsan run out din, run out yung area namin. Tapos lugar kasi laging umuulan ba. Kain ka muna, kain ka muna. Ha? Na. Kain ka muna. Hmm. Ayan, talaga siya, mga tol. So ngayon, mga tol, dito muna ako mag-stay, no? Mag-stay muna ako dito, mga tol, kasi maghanap pa tayo ng paraan, no? Maghanap pa tayo ng paraan dito kung ano yung pwede natin gawin dito sa loob, no? Kulang pa tayo ng ano dito, mga tol, no? Kulang pa tayo ng gusto ko sana ng rice cooker at saka yung heater, so para makapag luto tayo dito, pero wala eh. No? Yung pira natin sa pagkain lang, no? Sa pagkain lang. Wala tayong ano dito. Sana kung mayroon tayong rice cooker dito. Okay. Masakit pa rin yung ano natin, yung tuhod pa. Sa inject, kain ka muna dyan, oh. Kain ka muna. Inhold yung ano ko nito. Kain ka muna dyan. Kain ka muna. Ha? Yan, Lawrence.
Nasabi ko sa iyo, ang gwapo mo. Kain ka muna dyan. Huh? Ayun ako. Dito ako nag, ano mga tol, no? Kagabi, dito ako matutulog, no? Dito lang sa duyan. Ito doon sa loob. Ito sana tayo ng rice cooker dito. May mga gamit natin. Kulang pa tayo ng gamit. So itong nilagyan ko dito mga tol, binabayaran pa natin, no? Sa may-ari dito. Kaya naubos talaga yung ano natin, yung pera natin. Sige lang, gagawin natin ang lahat para makaano tayo dito. Maka-survive, no? Maka-survive talaga. Marami pa po akong bibilhin sana dito mga tol sa loob, no? Yung katulad ng kumot, no? Yung mga gamit talaga dito. Banig. Marami pa. Patuloy lang tayo sa pag ano mga tol, no? Patuloy lang tayo sa pag survive dito kay sa sitwasyon na ganito. Patuloy lang tayo sa pag survive sa ganitong mga sitwasyon. Minsan nakakaiyak yung mga pangyayari ba sa ganitong mga sitwasyon, no? Naranasan ko rin yung hirap ko noon, no? Naranasan ko rin yung hirap noon. At hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. Grabe yung paghihirap natin. Kaya kahit ako mga tol, makikita ako sa mga daan, may mga tatay na magdadala ng sako, basura, ganun. Hinihintuan ko talaga kung makita ko sila. Kung ano yung nandito sa bulsa ko, binibigay ko, no? Kung merong kunti lang, no? Kunti lang, at least makatulong, no? Ganun tayo, no? Kung meron tayo makita na mga ganyan na mga sitwasyon, no? Kailangan, katulad ng mga mahirap, no? Sa ganito, ang dapat talaga nakita natin to. Akala ko nawala na to. Grabe yung paghahanap ko nito. Pero salamat sa Diyos kasi naligtas, no? Nakita natin. Buti nga nahanap natin sa kabila ng lahat. Kasi yung pagpunta ko doon sa Mentoryuhan is malakas yung ulan kasi may weather dito sa amin na masama yung panahon. Kaya yung mga ano dito na landslide at saka yung mga tao din dito, no, minsan may makita tayo na mga masamang tao dito sa amin. Kaya mga tol, no, buti nga na-rescue natin to, no. Hanggang ngayon dito pa rin to. O hindi ko to pababayaan hanggat kaya ko pa. O kahit kumain tayo ng anong kakainin natin basta maka-survive lang kami dito, no. Parang tinuturing ko na tong kapatid si John Lawrence, no? Tinuturing ko to na kapatid kasi sa ganitong edad, 17 years old, no? May nag ano sa atin, may nagsabi sa atin na kailangan daw dalhin sa DSWD. So for the meantime, no, alagaan ko muna siya dito, no? Kasi ang purpose ko talaga nito mga tol, ihatid ko to sa kanyang pamilya, no? Hindi ko to basta-basta bibitawan. Hindi ko to baka bibitawan ko to, magsisi ako, di ba? Kaya alagaan ko muna to habang hanggang kaya ko pa, no? Alagaan ko to. So ganun ako, no? Kung may time na okay na ang lahat, diyan na tayo maghanap tayo ng paraan, no? Diyan tayo maghanap ng paraan na makontak siguro baka mamaya, oh, i-try natin to makontak yung pamilya nito sa Davao City. So kung meron tayong budget, no, meron tayong budget na yung pamilya niya talaga mapuntahan natin, no,
gagawa ako ng paraan, na maihatid to. No, gagawa ako ng paraan. So ayan mga tol. Minsan nakakaiyak talaga yung problema na ganito, no? Wala sa sarili, no? Wala sa sarili. Siguro may mga ganyan. May mga ganyan na mga sitwasyon, no? Nalulong sa droga, kulang sa pagmamahal sa kanyang pamilya, no? Kulang sa pag-aaruga, yung tinatawag nito na pag-aaral, di ba? Kaya minsan sumasama sa barkada. Kaya tayo mga viewers, kung meron kayong mga anak, gaya na sinasabi ko, aalagaan nyo, mahalin nyo ng totoo, suportahan nyo kung ano yung pagkakamali niya na nakita nyo. Kung nakita nyo na gumagamit ang droga, isitil nyo, huwag nyo pabayaan, lalong lalo na sa ngayon, no? Daming mga gumagamit na. Kaya mga ate o kuya, please alagaan nyo yung mga anak nyo, no? Lola at saka mga lolo, meron kayong mga apo, alagaan nyo, mahalin nyo, ituring nyo na anak ninyo, no? Kahit mga apo nyo, no? Mga kapatid, no? Kung meron kayong mga lalong-lalo na, no? Merong nag-aaral, no? Kailangan laging nakamonitor at nakatawag lagi doon sa nag-aaral na mga kabataan. Para hindi sila tinatawag natin sa hindi masama sa barkada. Diba, no? So, hanggang dito na lang itong video mga tol. At least, next, pinagpo po sa inyo kung gaano talaga ka-importante yung buhay ng isang tao, no? Tulad nito, no? Kanina mga tol, no? Habang dito ako, talaga ako sa sarili ko na parang sakit ba? Ito mga tol, no? Jan Lorenz. Yun mga tol, no? Hanggang dito na lang itong video. So maraming salamat sa lahat-lahat ng patuloy na nagmamahal. Sana ma-share itong video mga tol, no? Para malaman nyo yung totoong kwento dito. So saan man tayo dadalhin sa kapalaran natin sa pag-aalaga nito, gagawin ko po ang lahat. Sana suportahan nyo po ako mga tol sa pag-aalaga nito. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.